Secret XPG. At makalipas ang isang buwan, napapansin na rin ni Sandro ang mga senyales na tila may pagbabago sa kanyang asawa na si Colleen. Katulad ng bigla na lang itong naduduwal at madalas na nagpapabili ng mga prutas na maasim. At napansin din niya na iba ang katawan ni Colleen. Medyo tila nagkakalaman ito at mas lalong namilog ang mga hinaharap at balakang ng sexing misis. Kaya naman tahasan na niyang tinanong ang asawa. Honey, magsabi ka nga sa akin. Napapansin ko, madalas ka na nagpapabili ng santol at mangga sa akin. Tsaka nakaraan panay ang suka mo sa lababo. Sa kayang katawan mo, medyo nagkalaman ka. Magtapat ka nga, buntis ka ba? Si Colleen na biglang natigilan sa mga sinabi ni Sandro at parang namutla. Nabigla siya at hindi niya alam ang isasagot. Bagamat sasabihin niya rin ito kay Sandro, pero gulong-gulo ang isip niya. Hindi niya alam kung paano ito sasabihin sa asawa. Dahil alam naman niya na hindi si Sandro ang ama ng kanyang pinagbubuntis ngayon. At ang dinadala niyang bata ay maituturing na kapatid pa nga ni Sandro. Honey, uy, ano nangyari sa'yo? Bakit ka namumutla? Muling nawala sa sarili si Colleen. Pero nagbalik sa alaala, nakaharap pala niya si Sandro at dito natauhan na siya. At tanda na siyang ipagtapat. Oo Sandro, buntis ako. 3 buwan na ngayon ang bata sa tiyan ko. Mahinang usal ni Colleen. Buntis ka nga? Yuhuu! Sabi ko na nga ba eh. Hindi kumikibo si Colleen sa kabila ng galak ni Sandro na tuwang-tuwa dahil sa inaakala niyang siya talaga ang ama nang ipinagbubuntis ng asawa. Oh, bakit parang antamlay mo? Hindi ka pa masaya na nasundanan natin si Charlie? Ikaw talaga? 3 months na pala yung bata sa tiyan mo. Bakit hindi mo man lang ako sinabihan? Kung hindi pa ako nakahalata at nagtanong, hindi ko pa malalaman na buntis ka na ulit. Sabihin mo nga sa akin, ano bang problema? Wala naman Sandro, ikaw talaga. Siyempre, tinetesting kita. Kung kusa mong malalaman na nabuntis ulit ako. Mahinang usal ni Colleen. Ikaw talaga ha? Balak mo pa akong isurprise. Sa bagay, na-surprise nga ako. Hindi ko akalain na makakabuo tayo. Kahit nagamit ka ng calendar method. Honey, mukhang hindi effective yan ha. Tawa ng tawa si Sandro habang kinakausap ang misis. Puno ng saya dahil nalaman niyang buntis ulit si Colleen sa kanya. Pero isang mabahong lihim ang nagkukubli kay Colleen. Kahit gusto na ni Colleen magtapat sa asawa ng katotohanan na hindi siya ang ama ng pinagbubuntis niya ngayon, dinanaig siya ng labis na takot at alam niya maraming pwedeng mangyaring hindi maganda kapag umamin siya kay Sandro. Maraming tao ang masasaktan at alam niya pwede siyang mapatay ni Sandro oras na malaman nito na nagtraidor siya at nagpabuntis sa ibang lalaki. Isang napakalaking iskandalo at kahihiyan sa buong pamilya ito at sa mga taong nakakakilala sa kanila. At higit sa lahat, mahal niya si Sandro at ayaw niyang masaktan ito. Pero tila mas nadudurog ang puso ni Colleen kapag nakikita niyang walang kaalam-alam ang mister niya sa kanyang matinding kasalanan. Binabagabag siya ng konsensya at hindi niya matignan mismo sa mata si Sandro kapag nakikita niyang labis ang tuwa nito sa muli niyang pagbubuntis. Naawa siya kay Sandro at tila ito ang kumukurot sa puso niya. Pagkatapos nito, agad pinamalita ni Sandro sa kanyang mga magulang na buntis na ulit si Colleen sa inakala niyang 2nd anak nila ng misis. Uy Kaloy, buksan mo nga yung pinto. Sino yung nakatok? Tay, nay, si Sandro po ito. Aba, si Sandro pala ito. Pagbukas ng pinto. Oh anak, ikaw pala. Aba ay mabuti naman at napasyal ka. Kasama mo ba ang mag-iina mo? Salubong ni Mang Kaloy sa anak. Ah wala po, ako lang po ang nagpunta. Meron akong magandang balita sa inyo. Agad namang lumapit si Aling Nida sa anak at nagusisa. Oh anak, ikaw pala. Mabuti naman kahit paano, dinadalaw mo kami dito. Nasaan ang apo ko? Wala ho, Nay. Ako lang po ang sumadya dito. Nasa bahay sila.
Medyo masama kasi ang pakiramdam ni Colleen. Ay nako, ano bang bago dyan sa asawa mo? Kaya laging mabigat ang pakiramdam. Kasi ayaw kumilos man lang para matagtag ang katawan. Ay! Medyo yamot na salita ni Aling Nida. Nanay talaga oh. Hindi naman po. Siya na nga madalas magluto eh. Tsaka alam niyo naman nag-aalaga siya mag-isa kay Charlie. Kaya nahihirapan siya minsan sa mga gawaing bahay. Kayo naman oh, naranasan niyo rin naman yan diba sa amin? Ang dami namin. Pagtatanggol naman ni Sandro sa misis. Naku, hayaan mo na nga yung nanay mo anak. Hindi ka na nasanay dyan. Sige, sige, pagtulungan niyo pa ako. Kampihan niyo pa. Asar na salita ni Aling Nida. At saka nay, hindi na po siya pwedeng masyadong magkikilos sa ngayon. At bakit? Ayan, pinamimihasa mo masyado yung asawa mo, kaya tamad. Inis na salita ni Aling Nida. Nay, tay, magkakaapo na ulit kayo. Buntis na pumuli si Colleen. Ano? Biglang nagulat si Aling Nida at hindi inaasahan ang balita ni Sandro. Habang si Mang Kaloy naman ay napatulala at tila hindi alam ang sasabihin sa anak. Medyo pinagpawisan pa ang matanda dahil sa biglang bumilis ang tibok ng dibdib niya. Ano ka mo? Buntis na ulit ang asawa mo? Oho inay, 3 months na po siyang nagdadalang tao. Aba eh kung ganun, eh mabuti at meron na naman akong apo. Medyo nagbago ang mood ni Aling Nida at hindi na gaanong mainit ang ulo. Habang si Mang Kaloy naman ay tahimik lamang at hindi nagsalita. Pero baka sa mukha niya ang pagkabalisa, bagay na napansin naman agad ni Sandro. Tay, bakit parang pawisan kayo? Ayos lang ba kayo? Pagtataka ni Sandro, bakit biglang nagpapawis si Mang Kaloy kahit nakahubad naman ito at short lang ang suot? Dahil doon bigla ring napatingin sa kanya si Aling Nida. Hoy Kaloy, ano nangyari sa'yo? Para kang sinilihan dyan. Bakit? Wala. Wala anak, nasakit ang tiyan ko. Teka, natatay pala ako. Pasensya na, sige na anak, maiwan muna kita. Biglang napatakbo si Mang Kaloy sa banyo. At totoo naman, napatay na siya sa sobrang nerbiyos dahil sa narinig niyang binalita ni Sandro na alam na nito na buntis si Colleen. Agad namang nagtinginan at tumawa-tawa na lang si Sandro at Aling Nida sa kinilos ni Mang Kaloy. Walang kamalay-malay ang mag-ina na kaya biglang pinagpawisan si Mang Kaloy at baka sa mukha ang taranta dahil sa takot ito na nalaman na ni Sandro na buntis ang asawa nito. Walang malay ang dalawa na siya ang tunay na ama ng pinagbubuntis ngayon ni Colleen at hindi si Sandro. Alam na ni Sandro na buntis ang manugang ko. Pinagtapat na pala sa kanya ni Colleen. Paano na lang kaya kapag nalaman ni Nida at Sandro na ako ang nakabuntis kay Colleen? Na ako ang ama ng bata? Ay, anong gagawin ko? Taranta habang nakaupo sa kubeta si Mang Kaloy at malalim ang iniisip. Tila ba saka lang siya nahimasmasan sa katotohanan na malaking kasalanan at pagtataksil ang kanyang nagawa sa mag-ina na sina Aling Nida at Sandro. Biglang nawala sa mood si Mang Kaloy at tahimik itong lumabas sa banyo. O tay ano, okay na ba ang pakiramdam mo? Oo anak, okay na ako. Sige, papahinga muna ako sa itaas. Aba Kaloy, tanghali na. Hindi ka ba kakain muna? Tanong ni Aling Nida. Sige mamaya na lang, mauna na kayo kumain. Sagot ni Mang Kaloy. Nay, anong nangyari kay tatay? Kanina lang pagkadating ko ang saya-saya pa niya. Eh nung binalita ko lang nabuntis ulit si Colleen, biglang nagbago ang mood. Hindi yata masaya na magkakaapo na ulit siya. Pagtataka ni Sandro. Hindi ko nga alam dyan sa ama mo. Minsan nga ako'y nawiwirdohan dyan. Pagpasensyahan mo na lang at matanda na talaga yan. O siya, sige anak, maghahain na ako. Sumabay ka na sa amin sa tanghalian. Sige po nay, salamat. At makalipas ang 6 na buwan, November 2003, tuluyan na ngang isinilang ni Colleen ang kanyang pinagbuntis. Ito ang kanyang 2nd anak pero sa ibang lalaki.
Kaagad na pasugod si Mang Caloy sa bahay ng mag-asawang Sandro at Colleen nang nalaman ang balita, pero pagdating niya ay wala pa pala ang anak niya at ito ay nabiyahe pa at hindi pa alam na manganganak na si Colleen. Tinawag lang sa kanila ng mga kapitbahay. Agad binuhat ni Mang Caloy si Colleen palabas at saka sinakay sa tricycle niya. Habang si Charlie ay pinabantayan muna ni Mang Caloy sa kanyang nanay na si Lola Gloria, nakalapit lamang nila ng bahay. Habang nasa loob, hindi mapakali ang matanda at inaabangan ang nangyayari hanggang sa pinapasok siya ng doktor sa loob. Tay, kayo ba ang mister ng pasyente? Ah, hindi. Manugang ko siya. Nasaan po ang asawa niya? Papunta na siguro yung anak ko kasi hindi pa niya alam na manganganak ang asawa niya. Nasa trabaho pa. Sige ho, pwede niyo muna samahan siya sa loob habang nagle-labor. Sagot ng doktor. Agad namang pinuntahan ni Mang Caloy ang buntis na manugang habang nagle-labor ito. Namimilipit sa sakit ng tiyan si Colleen dahil sa paghilab ng bata sa loob. Agad namang pinapakalma ni Mang Caloy ang manugang at inihimas-himas pa ang malaking tiyan nito. Anak, lalabas ka na. Excited na si tatay mo. Tay, sobrang sakit, hindi ko na kaya. Iyak ni Colleen. Huwag ka mag-alala, nandito naman ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan, kayo ng anak ko. Sabay haplo sa mukha ni Colleen. Parang tunay na mag-asawa si Mang Caloy at Colleen sa kanilang mga gawa at kilos. Makalipas ang ilang oras, pasado 3:45 ng hapon, nang tinawag ng doktor si Mang Caloy para sabihing nakalabas na ang bata. Tatang, congrats! It's a baby girl. Dok, talaga? Babae po ang anak ko? Biglang natigilan ang doktor sa kanyang narinig at medyo nagulat. Kayo po ba ang asawa niya? Akala ko manugang niyo. Ah eh, kayo talaga, Dok? Ang sabi ko, apo. Kung babae ba ang apo ko? Na mali lang siguro kayo ng dinig. Ah, eh sige tay, sorry naman. Anyway, babae po ang apo nyo. Malusog na babae. She pound 3.5 kg born at 3:30 p.m. Malaki ang bata, pero kinain ni Mrs. ang normal delivery. By the way, nasa na po ang asawa niya? Hindi ko alam, Dok. Wala naman kasi akong contact. Madalian lang akong nagpunta dito. Baka mamaya nandito na rin yun. Ganun ba? Sige po. Pwede na po kayong pumasok sa loob. Sige Dok, salamat. Kaagad namang pumasok sa loob ang matanda at dali-daling lumapit sa bagong anak na si Colleen. Katabi na nito ang bagong silang na sanggol. Wow, eto na pala siya. Ang cute at ang gandang bata. Pakarga nga sa anak ko. Tay, ayan na ang anak natin. Ang cute niya, diba? Nahirapan nga lang akong mailabas siya. Ay, ang hirap. Malaking bulas ito ah, manang-mana sa'yo. Mabuti kinaya mo ang normal delivery. Sabagay sa laki ng ano mo, kakayanin mo nga. Pabiro ni Mang Caloy. Ay nako, dumali ka na naman ang kalokohan mo. Kapapanganak ko pa lang ha. Kapag pitong buwan na si baby, pwede na ulit. Kagad namang hinampas ni Colleen ang nagbibirong biyanan. Mahilig ka talaga. Maghintay ka ng isang taon. Pwede ka naman buntis ulit. Sige ba, pero syempre, gagawin muna natin ulit yun kahit wala pang 1-year-old ang anak natin. Hindi ko kayang isang taon. Ang tagal-tagal na rin nating hindi yun nagagawa. Sabik na ako. Tay, tumigil ka nga dyan, nakakainis ka. Magpigil-pigil ka ha. Mag-isa ka na lang muna at hindi pa kita pwedeng paisahin. Hintayin mong gumaling ang tahi ko. At patuloy pa rin sa usapan si Mang Caloy at Colleen hanggang sa biglang nagbukas ang pinto at doon dumating na nga si Sandro kasama ang nanay ni Colleen at isang kapatid nito. Oh Sandro, sa wakas dumating ka rin. Bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa inaantay ng doktor, hinahanap ka sa akin. Tay, pasensya na kayo. Nasiraan pa kasi yung gulong ng tricycle habang papunta kami dito. Sinundo ko na rin sina nanay at saka yung hipag ko. Ah, bala eh. Mabuti naman at nandito ka. Kahit paano may kasama si Colleen.
Eh na ba ang apo ko? Wow, ang cute-cute naman balae. Pwede bang makarga? Ah, sige, sige. O ayan, it's a baby girl. Talaga tay, babae ang anak ko? Yes, sa wakas. May anak na akong lalaki, may babae na rin. Tuwa naman ni Sandro. Nagkatinginan si Nakolin at Mang Kaloy at alam nilang parehas ang katotohanan. Nay, pakarga nga po sa anak ko. Ah, sige. O ayan si tatay mo, dahan-dahan. Oops. Agad na kinarga ni Sandro ang baby at buong galak na hinele-hele ito. Baka sa kamukha ang pagkasabik sa bago niyang anak. Pero hindi niya alam na ang bata na karga niya ay hindi niya anak. Bagkus ito ay kapatid niya sa labas. Dahil ang kanyang misis na si Colleen at si Mang Kaloy ang tunay na magulang ng bata. Ang bata na kanilang kinaaliwan ay isang bata na bunga ng kataksilan. Secret XPG. Osha, osha. Pumesto na kayo. Dala ko ang camera ko. Picturean ko kayo. Utos ni Aling Evelyn. Kaagad namang nag-pose si Sandro habang karga ang bagong silang na bata. Katabi ang nakahigang si Colleen at nagpakuha ng isang masayang litrato. Na buong pamilya, wala nga lang si Charlie dahil naiwan muna ito sa bahay at inaalagaan muna ni Lola Goria ang nanay ni Mang Kaloy. Matapos ang litrato, agad na nag-usap ang mag-asawa. Honey, ayos ka lang ba? Pasensya ka na, wala man lang ako sa tabi mo habang nanganganak ka. Sorry ha, buti na lang nandyan si tatay. Palagi ka naman busy. Alam mo naman kabuanan ko na, sige ka pa rin sa pagbabiyahe. Mabuti na lang nandyan si Lola at mga kapitbahay natin. Naitawag agad nila kay tatay na nahilab na ang tiyan ko. Kaya ayan, si tatay na rin ang nagdala sa akin sa ospital hanggang mga anak ako. Pasensya ka na, huwag ka na magtampo ha. Dito naman ako eh. Hayaan mo, isang linggo akong hindi papasada para maalagaan kita mismo. At saka ang anak natin, okay? Umiti na lang si Colleen bilang sagot kay Sandro. Sa isip-isip ni Colleen, okay lang kahit wala ka dahil kasama ko naman ang tunay na ama ng bata. Nga pala tay, si nanay alam na ba niya? Ah, oo anak, nasa bahay ako nang tinawagan ako ng lola mo. Hindi na sumama ang nanay mo. Sa bahay na lang daw siya dadalaw. Ah, ganun po ba? Nga pala honey, anong ipapangalan natin kay baby girl? Christina, yun ang naisip kong ipangalan kay baby. Maganda diba? Kasing ganda niya. Sagot ni Colleen. Wow, oo nga. Gandang pangalan yan. Sige, sige, yan na lang, Christina. Sagot naman ni Mang Kaloy. Ayos yan honey at tay. Christina, hi baby ko. Ikaw si Christina. Habang nagagalak si Sandro sa anak, panakaw na natingin si Mang Kaloy kay Colleen at nagtatama ang kanilang mga mata. Alam nila sa loob nila mahirap at masakit sa kanilang nakikita na niloloko at pinagtataksilan nila si Sandro. Makalipas ang tatlong buwan ng mga anak si Colleen, araw ng March 2004 na, at ito, pinabinyagan na nila ang bata. Masaya ang naging okasyon ng pagbibinyag sa bata. Halos kumpleto ang buong pamilya ng mag-asawang Sandro at Colleen. Naganap din ang konting salo-salo sa bahay na dinaluhan naman ng mga ninong at ninang sa binyag. Pare, kamusta? Congrats ha? Ayos yan, may lalaki ka na, may babae ka pang anak. Pagpatuloy mo lang yung lahi nyo, mga gwapo. Oo naman pare, ako pa ba? Sige pare, tara doon mag-inuman na tayo. Tuloy lang ang pagdiriwang sa binyag. Abala naman si Mang Kaloy at Aling Nida sa pagluluto sa loob ng iba pang handa. Habang si Colleen naman ay patuloy lang sa pag-estima ng mga bisita. Karga-karga niya ang baby na si Christina habang nilalaro naman ng mga ninang. Pero tila may isang ninang ang medyo hindi napigilang mag-usisa kay Colleen. Ayan oh, mare oh. Tatawa-tawa pa siya. Ang cute diba ng baby girl ko? Papuri ni Colleen sa anak. Mare, kanina ko pa tinititigan niyang inaanak ko. At napansin ko, parang walang nakuha kay paring Sandro. Ha, syempre. Ako ang kamukha nito. Ikaw talaga, mare.
Hindi, Mari, I swear. Parang nakikita ko, mas hawig pa ng baby girl mo yung tatay ni paring Sandro. Ayan o, tignan mo. Hawig yung mata at ilong. Oo nga, Mari. Yun din ang napansin ko. Tinititigan ko silang maglolo kanina pa. Magkahawig sila. Parang magkahalo yung mukha mo, Mari. Tsaka yung mukha ng biyanan mong lalaki. Si Tito Kaloy. Ah, ganun ba? Mga Mari, ano ba kayo? Siyempre, apo niya si Christina. Tatay ng asawa ko yun. Natural, iisa din ang dugo nila. Tsaka hindi ko pansin eh. Basta para sa akin, ako lang ang kamukha nito ni Christina. Sige na nga, lakad na kayo sa lamesa. Kumain na kayo dun. Sige Mari, bye, baby cute. Nagtawanan na lamang sila at pilit na lang tinawanan ni Colleen ang mga napapansin ng mga tao. At napupunan nilang hindi kamukha ni Sandro ang pangalawang anak, kundi mas naging hawig pa ito sa kanyang biyanan na si Mang Kaloy. Dahil doon, hindi niya rin maiwasang titigan ang mukha ng sanggol na anak at ikumpara sa mukha ni Mang Kaloy, at doon niya napagtanto na tunay nga ang sinasabi ng karamihan. Nahawig nga talaga ni Christina si Mang Kaloy. Bagay naman na nagpangiti kay Colleen. Anak, oo nga, tama sila. Hawig na hawig mo ang lolo Kaloy mo, ang tunay mong ama. Honey, sinong kausap mo? Nagulat si Colleen na nasa likuran niya pala ang asawa. Kinabahan siya at baka nadinig nito ang kanyang sinabi sa sanggol. Ha? Wala, wala. Ikaw talaga, Sandro. Lagi ka nalang bigla nalang sumusulpot. Nagulat ako sa'yo. Ikaw naman, nagiging nerbyosa ka na. Halika na muna. Ipapakilala kita sa mga batchmates ko ng high school. Okay, sige. Teka, nasaan pala si Charlie? Nandun sa kwarto, tulog na raw, bantay ni Marinel. Pagkatapos ng ilang oras na kasiyahan at kainan sa binyaga ni Christina, unti-unti nang nag-alisan ang mga bisita. Nagligpit na rin si Nakulin at Aling Nida ng mga lamesa. Habang ang mag-ama naman na sina Mang Kaloy at Sandro ay nasa isang lamesa pa rin at nakikipag-inuman sa mga ninong at barkada ni Mang Kaloy sa barangay. Maya-maya ay lumapit na si Colleen para tawagin si Sandro na noon ay languna sa alak. Aba Colleen, lapitan mo na nga yung asawa mo at panay na ang pagsusuka. Awatin mo na yan. Utos ni Aling Nida sa manugang. Sige po nay. Maya-maya lumapit nga si Colleen sa mga nagiinuman. Tay, aawatin ko na si Sandro. Mukhang lasing na lasing na. Pakitulungan po ako. Ay nako, mahina talagang bata yan. Konting inom lang, lasing agad. Sige, sige. Teka, ako nang magpapasok sa kanya. Nakaakbay si Sandro sa dalawang nagbuhat sa kanya, si Mang Kaloy at Colleen. At doon na nila nilapag sa mahabang monoblock chair si Sandro para doon na matulog. Agad namang kumuha si Colleen ng maligamgam na tubig para punasan ng lasing na asawa. Agad namang bumalik si Mang Kaloy sa inuman. O paring Kaloy, ano, huwag mo sabihing lasing ka na rin, gaya ng anak mo. Hindi pa mga padre, kayang-kaya ko pa. Samantala, nang matapos punasan ni Colleen si Sandro, ay inutosan naman siya ni Aling Nida. Colleen, kumuha pa nga ng mapupulutan ng tatay mo. Hindi ako makapunta at naiihina ako. Sige ho, ako na po ang pupunta. Agad kumuha si Colleen ng isang platitong mani at pork sisig sa kusina at saka lumabas sa terrace kung saan nandoon ang mga nagiinuman. Tila hindi naman nakatakas sa mga matatanda na kainuman ni Mang Kaloy ang nakita nilang alindog ni Colleen. Nakaduster lang kasi ito at humahapit naman sa makurbang balakang niya ang damit. Tay, ito na po ang pulutan. Salamat, iha. Maiksing tugon ni Mang Kaloy na noon ay malagkit na rin ang tingin kay Colleen. Paring Kaloy, ikaw ha? Parang may gusto kang gawin sa lagkit ng titig mo. Nagtawa na naman ang ibang kainuman nito. Loko-loko ka talaga, kumpadre. Baka marinig ka ng asawa ko. Saway ni Mang Kaloy sa mga kasamahan. Paring Kaloy, ito atin-atin lang. Sa sobrang sexy ni Colleen, hindi ka ba gumagawa man lang ng paraan para madiskartehan yan? Hanep pare. Pati ako tinatamaan na dyan.
Walang iya ka naman pare. Huwag kang maingay. Psst, ano ba kayo? Tumigil na kayo. Hindi na ako natutuwa. Baka mamaya marinig kayo ng manugang ko. Inis na salita ni Mang Kaloy. Pare, tama na yan. Namumula na si paring Kaloy. Masertalo si Mang Kaloy sa pambubuyo ng mga kumpare niyang matatanda. Kumpadre, kung ako sayo, singitan ko na si Sandro kung ganyan kaseksi lang din ang naging manugang ko. Pambubuyo ng kumpare ni Mang Kaloy. Naku, kung alam niyo lang mga kumpadre. Halakak naman ni Mang Kaloy sa mga kainuman. Bakit kumpadre? Anong ibig mong sabihin? Nadali mo na ba? Wala, wala. O siya, magsitigil na nga kayo sa kabubuyo niyo sa akin. Tagayan niyo na lang ako ng mataas. At dun na nagpatuloy ang masayang inuman ni Mang Kaloy at mga kumpadre niya. Makalipas ang ilang oras at natapos na rin ang inuman session at nag-uwian na ang mga kumpare ni Mang Kaloy. Pasado 6:30 na ng gabi nang matapos ang okasyon. At nagyaya na si Aling Nida na umuwi na sa kanilang bahay. Uy Kaloy, sinabi ko naman sa'yo uuwi pa tayo. Ayan, tignan mo, ginawa mo, lasing ka na. Paano ka makakadrive niyan, Aber? Nida, bukas na lamang tayo umuwi. Ikaw talaga. Ha? Ewan ko sa'yo. Basta uuwi kami ng mga bata. Maiwan ka dito. Langya naman oh. Bakit? Bahay pa rin naman natin to. Ano namang masama kung dito tayo matulog? Ay nako. Habang nadigay si Mang Kaloy. Bahala ka. Kami ay gagayak na. Magko-commute na lang kami. Gian Marinel, halika na, bumaba na kayo, uuwi na tayo. Nanay, ano ba yan si tatay? Lasing, paano tayo uuwi niyan? Sagot ni Marinel sa ina. Mag-commute na lang tayo, hayaan mo yung ama niyo dyan. Kaya bilis habang maaga pa. Agad namang nag-ayos si Gian at Marinel para sumama sa ina at umuwi. Iha, Colleen. Po, nay. Bakit po, aalis na kayo? Oo, uuwi na kami. At tapos na naman ang lahat ng dapat ligpitin. Yang tatay Kaloy mo, ikaw na munang mag-asikaso dyan, lasing na lasing. Inay, bakit hindi na lang kayo magpalipas ng gabi dito? Alam ko pagod na din kayo sa dami ng niluto. Tsaka alas 7 na oh. Naku, hayaan mo na. Saglit lang naman ang biyahe, dalawang sakay lang. Wala kasing tao sa bahay dun. Ang mga hipag mo sobrang busy sa trabaho. Hindi na nakapunta dito, aasikasuhin ko sila. O sige po nay, mag-iingat kayo. At umalis na nga agad si Naaling Nida kasama ni Gian at Marinel. Bandang alas 7 na ng gabi, naiwan si Colleen kasama ang mag-ama, parehas lango sa alak. Si Sandro ay mahimbing natulog sa mahabang salaset, habang si Mang Kaloy naman ay nakahiga sa itaas. Kumuha ng maligamgam na tubig si Colleen sa palanggana at maliit na towel. Ito kasi ang utos sa kanya ni Aling Nida, ang punasan si Mang Kaloy dahil sa kalasingan. Agad siyang pumanhik at nakita niyang nakabulagta sa sahig ang biyanan. Nakahubad pa ito ng damit at nakapantalon lang. Unti-unting lumapit si Colleen sa natutulog na biyanan. At saka umupo sa tabi at piniga ang towel sa palangganang may tubig. At saka niya dinampi-dampian ang mukha ng matanda. Pero lingid sa kaalaman ni Colleen, nagulat siya at bigla na lamang hinawakan ni Mang Kaloy ang kamay niya at dumilat ang mata. Tay, bakit? Akala ko tulog ka. Ayos ba ang acting ko? Pwede na ba akong mag-artista? Bakit? Ano ba sinasabi niyo? Tay, bitiwan mo ang kamay ko. Nagkunwari lang ako. Hindi talaga ako lasing. Ano? Pagtataka ni Colleen. Oo, naglasing-lasingan lang ako. Para sa ganun, hindi ako makapag-drive ng tricycle. At dahil alam kong hindi papayag si Nanay Nida mo na matulog sila dito, kaya ayan, nag-commute sila at ako naiwan dito. Galing ko, di ba? Sabay kindat si Mang Kaloy. Secret XPG. At bakit mo ginawa yun? Bakit ka nagpanggap na lasing ka? At bakit? Anong iniisip mo? Bakit ka nagpaiwan dito? Inis na salita ni Colleen. Siyempre, alam mo na ang dahilan.
kahit hindi ko na ipaliwanag sa'yo. Naku, tumigil ka nga, Tay. Anong akala mo, makakaisa ka sa'kin? Baka nalimutan mo, nandyan na nga anak mo sa ibaba natutulog. Huwag ka mag-alala, Colleen. Sigurado, bukas pa magigising niyang asawa mo. Pwedeng-pwede tayo ngayong gabi. Natawa-tawa si Mang Kaloy. At bakit, Tay? Anong ibig mong sabihin na bukas pa magigising si Sandro? Nilasing namin yan kanina ng husto. Siguro naman kilala mo yung asawa mo. Kapag nalalasing, tulog mantika yan. Kaya asahan mo, kinabukasan pa siya magigising. Ay naku, kahit na. Hindi pwede. Kahit bukas pa magising si Sandro. Wala akong pakialam. Diyan na kayo, napakahilig mo talaga matanda ka. Che! Agad tumayo si Colleen at aalis na, pero hinila siya ni Mang Kaloy kaya bigla siyang napaupo muli at saka mabilis na pinupog ng halik sa mga labi. Dito na halos hindi makakilos si Colleen sa tindi ng pagkakayakap sa kanya. Tuluyan na namang nadarang si Colleen. Kahit labanan ay ayaw padaig ng kanyang katawan. Hanggang sa nakatsyempo siyang bigla siyang kumawala. Ano ba? Tama na. Tigilan na natin to. Ayoko na gumawa na naman tayo ng kasalanan. Sapat na nabuntis mo ako at nagkaanak tayo. Pakiusap. Pero Colleen, mahal na kita. At hindi ko matiis na habang buhay na lang akong ganito. Tagal ko nang nagtiis buhat ng lumaki ang tiyan mo. At hanggang saan ang anak ka, Colleen? Mababaliw ako kapag hindi kita ulit makakasama. Tay, pwede ba? Ipaubaya mo naman kay Sandro na siya ang unang makasalo ko pagkatapos kong manganak. Saka ano ka ba, tatlong ban pa lang ng mga anak ako. Hindi pwede. Colleen, huwag ka na mag-alala. Dito naman tayo sa sahig, sa labas ng kwarto. Hindi tayo kakasya sa loob ng kwarto. Tsaka dito, may silipan tayo. Makikita ko si Sandro sa siwang ng sahig kung tulog pa rin. Kaya sige na, pagbigyan mo na ako. Hindi ba sinabi mo na kapag magaling na ang tahi mo, pwede na? At tsaka hindi ako papayag. Gusto ko ako pa rin ang una. At ramdam ko naman na nagpapakipot ka lang. Ay, ang kulit mo talaga. O sige, alam ko naman hindi mo rin ako titigilan dyan. Maghintay ka sa labas ng kwarto. Aasikasuhin ko muna ang mga bata. Yung anak mo padededehin ko muna. Inis na salita na may halong pagkasabik din si Colleen. Tila wala na nga siyang magagawa. Dahil sa totoo lang, kahit itanggi niya, ay alam niyang siya rin ang mahihirapan kapag hindi niya pinagbigyan ang hilig ni Mang Kaloy. Dahil siya rin ay talagang nasasabik na muling pagkatapos ng kulang isang taon, ang April 2003 pa ang kanilang naging huling pagsasama. Kaya alam niya, grabe na naman ang magiging bakbakan nila. Pasado 10 PM na ng gabi, matiyagang nakahiga si Mang Kaloy at naghihintay na lumabas si Colleen sa kwarto. At naisipan niyang bumaba muna para umihi. Dito nilapitan niya ang anak na si Sandro na sarap pa rin sa pagtulog. Sandro, pasensya ka na, hindi ko na kasi malabanan. Patawarin mo ako, pero talagang ang sexy ng asawa mo. Hindi ko makontrol lang sarili ko. Bulong ni Mang Kaloy sa sarili kaharap ang natutulog na si Sandro. Pagkatapos ay iniwan at muli siyang pumanik sa itaas. Muli siyang umiga sa nakalatag na banig sa labas ng kwarto. Tila naiinip na si Mang Kaloy dahil ang tagal lumabas ni Colleen at gusto na niyang pasukin ito sa loob. Kaya babangon na sana siya nang biglang nagbukas ang pintuan at lumabas na ang manugang sa kwarto. Akala ko hindi ka nalalabas. Huli ka na. Tay, si Sandro silipin ko lang. Bumaba na ako. Nakita ko mahimbing pa rin siyang natutulog. Kaya halika na dito, saglit lang naman tayo. Pangungulit ni Mang Kaloy. At dito, tila nagulantang na naman si Colleen sa namalas niya sa biyanan. Sa tagal din ng panahon na hindi niya ito nakita, ito at muli na namang nasa harapan niya. Tay, bilisan na natin. Delikado masyado. Kinakabahan ako baka magising si Sandro. Kaya nga bibilisan natin para tapos na. Tsaka huwag ka mag-alala, maniwala ka. Bukas pa yung gigising. Okay, sige. Sabay hubad ni Colleen ng kanyang duster at nalaglag ito sa sahig. Matapos ay saka siya humiga sa latag ng banig at unan. Doon halos lumuwa na naman ang mga mata ni Mang Kaloy.
dahil minsan pa ay muli niya namang namalas ang taglay ng kanyang manugang. Na kahit 3 buwan pa lang buhat ng mga anak ito ay hubog na hubog pa rin ang makurbang balakang nito. Gigil na naman si Mang Kaloy. Pero sa kabila noon, alerto si Mang Kaloy at panay din ang silip sa sahig na siwang para mabantayan ang natutulog na si Sandro sa ibaba lamang. Kawawang Sandro, walang kamalay-malay na sarap ng pagtulog niya. Muli na naman siyang naisahan, naunahan at nasingitan ng ama na napakatinig talaga at sadyang matulis pagdating kay Colleen. At makalipas nga ang kanilang masasayang sandali. Sige na, tama na yan. Naririnig ko na si Christina parang naiyak. Agad tinulak ni Colleen ang mabigat na katawan ni Mang Kaloy. Pagkatapos ay madaling bumangon si Colleen sa kasinuot ang duster. Si Mang Kaloy naman ay nagsuot na rin at kinuha ang kanyang shorts sa sampayan. Colleen, salamat pinagbigyan mo ako. Mapapasarap na naman ang tulog ko. O sige na, matulog ka na dyan. Pahinga ka na, alam ko napagod ka. Sige na, gutom na ang anak mo, padededehin ko na sa loob. At tuluyan na ngang pumasok sa loob ng kwarto si Colleen. Habang bumalik naman si Mang Kaloy sa kanyang higaan sa labas lamang ng maliit na kwarto. Pero sinilip muli ni Mang Kaloy sa siwang ng sahig kung tulog pa rin ang lasing na si Sandro. Ayos, mahimbing talaga ang tulog niya. Pasensya ka na anak sa tatay mo. Hanggang sa nakatulog na si Mang Kaloy at humihilik pa. Kinaumagahan, pagsikat ng araw, saka lamang nagising at bumangon si Sandro. Anong oras na ba? Dito na pala ako nakatulog. Sakit ng ulo ko ah. Nasaan ang mga tao dito? Kaagad pumanhik si Sandro sa itaas at nagulat siya nandoon ang ama niya na si Mang Kaloy sa sahig at doon mahimbing pa rin ang tulog. Agad kumatok si Sandro sa pinto ng kwarto at doon nagising si Colleen at agad pinapasok ang asawa. Oh Sandro, ano, gising ka na pala? Honey, anong nangyari sa akin? Bakit sa ibaba ako natulog? Tsaka si tatay, bakit nandito natulog? Ay nako, lasing na lasing ka kagabi. Kaya sa salaset ka namin pinahiga. Tapos ito naman si tatay, nalasing din. Kaya pinaiwan muna dito ni nanay. At hindi makapag-drive ng tricycle. Nauna na silang umuwi kagabi pa. Ah, ganun ba? Ano ba yan? Grabe na pala ang pagkalasing ko. Hindi ko na maalala ang nangyari. O siya, dyan ka muna. Bantayan mo ang 2 bata. Magbabanyo lang ako. Kaagad napatakbo si banyo si Colleen. Pero napalingon muna siya sa natutulog na biyanan sa labas ng kwarto. Saka siya bumalik sa kwarto. Buhat noon, hindi na nasundan o naulit pa ang patago at palihim na pagsasama ni Mang Kaloy at Colleen dahil sa isang matinding trahedyang dumating sa kanilang buhay. June 2004 ay bigla na lamang sinugod sa ospital si Sandro matapos itong mawala ng malay habang nasa biyahe. Mabuti at maraming tao ang tumulong para itakbo siya sa ospital. Agad na pasugod si Colleen at ang mag-asawang Mang Kaloy at Aling Nida. Dok, kamusta na po ang asawa ko? Ano na po ang lagay niya? He is in good now. Pero nakita namin sa CT scan at MRI na meron siyang kidney stone. Kaya kailangan natin siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Well, I suggest na hindi pa naman niya kailangan ng dialysis. Kaya mas maigi na magawa ang opera bago ito lumaki. Naku dok, gawin niyo po ang lahat ng sa tingin niyong paraan. Gumaling lang ang anak ko. Sagot ng naiyak na ina na si Aling Nida. Dok, gagawin namin ang aming makakaya para maipa-opera ang anak namin. Sagot naman ni Mang Kaloy. Patuloy naman si Colleen sa pag-aalala sa asawa at napaupo na lang sa isang upuan. Habang si Mang Kaloy naman ay kinakalma si Aling Nida sa pag-iyak. Makalipas ang ilang buwan, naging successful naman ang naging operasyon kay Sandro. Matapos pagtulutulungan ng mga kapatid, kaibigan at iba pang mga kamag-anak ang gastos sa kanyang operasyon sa kidney, para kay Sandro isa itong second life na binigay ng may kapal. Dahil doon, halos ilang buwan ding hindi nakapaghanap buhay si Sandro para magpagaling at maging fully recovered.
Kaya naman si Mang Kaloy ang halos nagsusustento sa kanilang pangangailangan at ang panganay na kapatid ni Sandro din ang nagpo-provide sa mag-anak habang hindi pa pwedeng kumilos at magtrabaho si Sandro. Napapansin na todo kahit si Mang Kaloy at tila siya na ang tumatayong padre de pamilya. Ang pagkain at mga diaper ng bata ay siya rin ang nagastos. Kahit na minsan ay medyo nahahalata ni Colleen ang biyanan na mas marami itong nilalaan sa baby na si Christina na noon ay isang taong gulang na. Sa isip niya, dapat lamang gawin ni Mang Kaloy ang responsibilidad niya sa kanyang anak na si Christina dahil siya naman ang tunay na ama ng bata. Si Sandro naman, bagamat abot-abot ang pasasalamat kay Mang Kaloy sa wagas na pagtulong sa kanila, ay kinausap niya ang ama na babayaran niya ito oras na makabalik na siya sa pagpasada ng tricycle. Tay, maraming salamat talaga sa inyo at hindi niyo kami pinabayaang mag-anak. Palagi kayong nariyan para sa mga anak ko. Maluha-luha si Sandro. Walang problema doon, ikaw naman anak. Sino-sino pa ba ang magtutulungan kung hindi tayo rin mag-iisang pamilya? Tay, hindi ko alam. Kung wala kayong dalawa ni nanay at ni ate sa suporta, ay hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin ngayon na nagkasakit at nagpapagaling pa lang ako. Hindi bale, babawi ako sa oras na makabalik na ako sa hanap buhay. Tay, hayaan mo mabayaran ko kayo kahit papaano. Nag-aaral pa si Najian at si Marinel graduating pa. Kaya alam ko kapos na rin kayo pero sa akin nyo pa rin binibigay. Salamat po. Patuloy sa pasasalamat si Sandro sa ama. Agad namang inakbayan sa likod ni Mang Kaloy ang anak upang sabihing walang anuman ito. Habang si Colleen naman ay lihim na nakamasid at biglang tumulo ang kanyang mga luha sa naririnig sa sinabi ng kanyang mister. Magkahalong lungkot at sakit sa kanya ang dinaranas nila ngayon ni Sandro. Pero sa tuwing sasagi sa isip niya ang mga pagtataksil niya, dito siya lalong nadudurog. Kaya naman nangako siya sa kanyang sarili na hinding-hindi na niya kailanman pagtataksilan si Sandro. At kung sakali mang lumapit ulit ang biyanan, ay hindi na niya ito pahihintulutan pa, may mangyari pa ulit sa kanila. Bumawi siya kay Sandro, binuhos niya ang oras at pagmamahal sa asawa at sa dalawang anak. Kahit hirap siya, tiniis niya ito. Inalagaan niya si Sandro hanggang sa tuluyan itong nakarecover at unti-unti nang bumalik ang lakas at sigla. Pumasok na ang taong 2005 sa diyang kay bilis ng panahon. Muli nang pumapasada ng tricycle si Sandro para makapaghanap buhay. Matapos ang halos 7 buwan na pamamalagi nito sa bahay. Pero makalipas lamang ng isang buwan, tila sunod-sunod naman ang dagok sa pamilya ni Mang Kaloy. Pagkatapos ng anak na si Sandro, ay ang kanyang asawa naman na si Aling Nida ang naisugod sa ospital. Dahil sa matinding ubo at asma. Matagal na may asma si Aling Nida mula nang nanganak siya sa bunso nito na si Gian, ay dito na nagsimula ang kanyang madalas na rin na pag-uubo. Dahilan noon kaya unti-unti siyang namayat at dito isa na rin ito sa dahilan kung bakit nawala ang kanilang init ng asawang si Mang Kaloy. At sa paglipas ng maraming taon at na-maintain naman rin ang kanyang mga gamot. Pero nitong huling mga araw ay napansin na ni Mang Kaloy ang pagtamlay at kawalang gana ni Aling Nida sa pagkain. Hindi na rin ito madaldal at hindi na siya inaaway. Hanggang sa dumating ito na nahirapan siyang huminga, kaya naman agad siyang tinakbo ni Mang Kaloy sa ospital. Secret XPG. Doktora, ano? Kamusta na ang asawa ko? Ano po ang resulta ng test niya? Usal ni Mang Kaloy. Tatang, I may be honest to you. Nagkaroon na ng complication ng asthma ni Nida. Nagkaroon na rin siya ng tubig sa baga. And unfortunately, dahil dito nagkaroon ng complication ng kanyang puso. Dok, anong ibig mong sabihin? Bakit ang dami na niyang complication? Mabilis ang naging reaksyon ng fluid sa lungs niya. Pero gagawin namin ang aming makakaya para gumaling siya. Huwag kayong mag-alala. Dok, pakiusap, gawin niyo ang lahat. Kung ano man ang gamot, kahit mahal pa magastos namin. Gawin niyo po ang paraan para maligtas pa ang buhay ng asawa ko. Halos pagbagsakan si Mang Kaloy ng langit at lupa sa mabilis na mga pangyayari.
Hindi niya akalain na ganun na pala kalala ang kalagayan ni Aling Nida. Naupo siya at nangilid ang kanyang mga luha. Nandun naman si Najian at Marinel at ilang sandali pa ay dumating din si Sandro sa ospital. Tay, ano nangyari kay nanay? Naka-admit siya at sinabi ng doktor na lumalala na ang baga niya. Kasabay pa ang asma. Mga anak, pakiusap. Ipagdasal niyo ang nanay niyo para siya gumaling. Doon lamang nakita ni Sandro, Gian at Marinel na umiyak ang kanilang ama. Nanay ko, bakit kailangan mangyari sa atin ang mga problema na ito? Pagtangis naman ng mga luha si Marinel habang nakaakbay sa amang na umiiyak. Habang si Gian at Sandro naman ay tahimik lang at lumilingid na rin ang mga luha. Ay Diyos ko, ano ba ito? Sana kung binigyan niyo ako ng pangalawang buhay. Sana huwag niyo naman din ipagkait sa aking ina na malampasan niya ito at pagalingin niyo po ang nanay ko. Si Sandro na nagdadasal ng taimtim habang naluha. Matapos ng halos isang buwan sa pagka-admit, nilabas na rin sa ospital si Aling Nida pero sadyang mahina na ito at kailangan pang i-provide ang oxygen para guminhawa ito sa paghinga. Malaki na rin ang binagsak ng kanyang katawan. Todo ang pag-aalaga na ginawa ni Mang Kaloy sa asawa. Katulong ang mga anak nito, pero tila hindi nagbago at nakatulong ang mga gamot na binibigay upang gumaling si Aling Nida. Hanggang sa dumating ang buwan ng Agosto 2005, agad sinugod at muling binalik sa ospital si Aling Nida matapos na lumala ang sitwasyon nito na halos hindi na siya nakakakilala at nakakapagsalita. Agad na sinugod nito sa ICU. Pero kinaumagahan ay tuluyan na ngang namaalam at pumanaw si Aling Nida. Isang malungkot na kabanata ito sa kanilang buhay. Halos hindi makatulog at makakain ang mga anak nila sa sobrang kalungkutan at maging si Mang Kaloy na halos hindi makausap. At palagi lamang itong nasa tabi, nakaupo, kung saan nandoon ang kabaong ng namayapang si Aling Nida. At minsan ay habang walang tao, ay kinakausap niya ang harapan ng kabaong ng misis. Nida, alam ko napakarami kong pagkukulang sa'yo. At sa loob ng mahabang panahon na nagsama tayo, hindi ko man naibigay sa'yo lahat ng kaginhawaan, pero nais kong malaman mo na mahal kita, kasama ang ating mga anak. Patuloy sa pag-iyak ang matanda at tila ba nagko-confess ito sa harap ng yumaong asawa. Patawad Nida, dahil mayroon akong isang matinding kasalanang nagawa sa'yo at sa ating mga anak. Nagawa kong pagtaksilan ka dahil sa ating manugang na babae na si Colleen. Nagawa ko yun sa kanya ng ilang beses at buntisin siya. At ngayon ay mayroon kami isang tunay na anak at ito ay walang iba kundi si Christina. Halos utal-utal na nanginginig ang mga boses ni Mang Kaloy habang nasa harapan ng kabaong ni Aling Nida. Dito niya mismo inamin sa yumaong kabiyak ang katotohanan at nagbunga ang kanilang kataksilan. Na ang inakala ni Aling Nida na apo ay isa palang anak sa labas ni Mang Kaloy at ang pinakamatindi ang nabuntis nito ay walang iba kung hindi ang babae pa na kanilang manugang at parte na ng kanilang pamilya. Patuloy sa pag-confess habang hinahawakan ng salamin ng kabaong kung saan noon nakahimlay si Aling Nida. Nida, patawarin mo ako sa aking nagawa, pati ang anak natin na si Sandro. Sobrang laki ng kasalanan ko sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya kung mapapatawad pa niya ako sa oras na malaman niya ang katotohanan. Matagal naming itinago sa inyo ni Colleen, na ako ang tunay na ama ni Christina, na ako ang tunay na nakabuntis sa asawa niyang si Colleen. Patuloy si Mang Kaloy sa pagtangis at yumapos pa sa kabaong nito. Pero isang tao na pala ang kanina pa dumating at nasa likod lamang pala at gulat na gulat sa revelasyon kanyang narinig mula mismo kay Mang Kaloy. Tay? Ano? Ano mga sinasabi niyo? Pagtatakang usal ng tao na nasa likuran ni Mang Kaloy. Habang nakasubsob si Mang Kaloy sa kabao ni Aling Nida at naiyak, bigla siyang napahinto at unti-unting natigilan sa pag-iyak. Umangat ang ulo niya at dahan-dahang lumingon sa kung sino ang narinig niyang nagsalita sa likuran niya. Sandro? Ikaw. Ikaw pala yan.
Biglang nagulat si Mang Kaloy at nanlaki ang mga mata nang nakita niyang nasa likuran na pala niya ang anak na si Sandro. Anong sinabi niyo? Anong pinagsasabi niyo na kayo ang ama ni Christina? Anong ibig niyo sabihin ni Tay? Mahinahon ngunit halatang nanginginig na si Sandro. Anak, anak, ang ibig kong sabihin, Halos mautal at mangatog si Mang Kaloy sa hindi inaasahang pangyayari. Narinig pala ni Sandro ang kanyang mga sinabi sa yumaong asawa. Sumagot kayo. Ano ang ibig niyong sabihin na kayo ang ama ni Christina? Narinig ko lahat ng sinabi niyo na kayo ang nakabuntis sa asawa ko? Dahil sa tumaas na ang boses ni Sandro, agad na bumaba si Colleen sa itaas na noon ay nagpapainom ng gatas kay Christina at nagbabantay kay Charlie sa kwarto. Sandro, ano nangyayari? Bakit ka nasigaw sa lamay ni nanay? Ano problema? Pagtataka ni Colleen. At nagulat na lamang si Colleen na biglang hinablot ni Sandro ang kwelyo ng damit ni Mang Kaloy. At dahil dito, napatayo si Mang Kaloy at bakas sa kanyang matinding takot. Sumagot kayo! Bakit ayaw mo sumagot, Itay? Anong totoo? Na kayo ang ama ni Christina? Sagutin niyo ako! Dahil dito, biglang parang binuhusan ng malamig na tubig si Colleen at nanlambot ang kanyang mga tuhod. At bigla na lamang unti-unti siyang napaatras sa kanyang kinatatayuan at bigla na lamang tumulo ang kanyang mga luha. At parang ihimatayin si Colleen sa kanyang mga nasaksihan. Hanggang sa tuluyan na ngang inamin ni Mang Kaloy ang katotohanan. Alam niya huli na ang lahat at hindi na siya makakalusot. Dito tinanggap na niya ang maaaring sapitin niya. Totoo anak, oo, totoo ang narinig mo. Ako ang tunay na ama ni Christina. Patawarin mo ako anak ko. Ilang minuto na naging tahimik ang paligid at si Mang Kaloy ay nakatingin sa kawalan habang si Sandro naman ay nanlalaki ang mga mata at unti-unting pumatak ang mga luha habang ang mga kamay ay nangangatog na nakahawak sa kwelyo ni Mang Kaloy. Hanggang sa walang hiya kayo! Hayop! Mga hayop kayo! Agad na tinulak ni Sandro ang ama at napatalsik ito sa labas ng pagtulak niya. Kahit malaki si Mang Kaloy, dahil sa sobrang lakas ng pwersa ni Sandro, ay halos matumba ang matanda sa semento at tumitsa sa mga upuan. Tapos ay biglang bumaling ang tingin ni Sandro sa asawang si Colleen na halos takot na takot sa kanya. Sandro, Sandro, maawa ka, huwag mo akong saktan. At maya-maya pa ay biglang hinablot ni Sandro ang damit ni Colleen at sinampal ito ng napakalakas. Hayop ka? Bakit? Bakit Colleen? Bakit niyo nagawa sa akin to? Ha? Bakit mo ako niloko? Anong kasalanan ko sa'yo? Sa lahat ng pagmamahal ko sa'yo, ito pang igaganti mo sa'kin? Hayop ka? At sarili ko pang ama? Sarili ko pang ama ang kinalaguyo mo? Halos masira na ang damit ni Colleen sa lakas ng paghatak ng damit ni Sandro at halos namaga ang mukha nito sa lakas ng sampal nito. At dito na nga nagkagulo ang lahat. Maging ang mga kapitbahay na nasa labas lamang ay nagumpukan sa kanilang matinding eksena. Na para bang nanonood ka ng isang soap opera sa tindi ng kanilang confrontation. Agad na napasugod sina Gian at Marinel at maging ang panganay na anak na si Les ay agad lumapit sa nakahandusay na ama. Tatay, tatay! Sandro, anong ginawa mo kay Itay? Sigaw ng ate ni Sandro na si Les. Yang ama mo at yung hype na babae na yan. Dinrider nila ako, iniputan nila ako. Pinendeho ako ng mga hype na yan. Mas masahol pa kayo sa mga hayop, mga baboy. Sagot ni Sandro na nagwala na ng todo. Ano? Itay, totoo ba ito? Sumagot kayo, magsalita kayo. Nanginginig na rin si Les sa matinding emosyon. Matawarin niyo ako mga anak ko. Yun lang ang tanging na isagot niya kay Les. Bakit Itay? Bakit mo nagawa ito? Bakit mo kinalantari ang sariling asawa ni Sandro? Paano mo nagawa sa amin nila nanay ito? Iyak naman si Les. Dahil dito agad na tumayo si Les. At dali-daling nilapitan si Colleen at sinunggaban ang kanyang hipag na si Colleen. At kahit nakasalampak na ito
ay agad na hinila at sinabunutan ni Les ang kanyang hipag at madaling kinaladga dito palabas. Walang hiya kang babae ka, malandi ka. Sabi ko na nga ba noon pa man, unang kita ko pa lang sa'yo. Alam ko na amoy mong babae ka. Alam ko maharot ka. Ang kapal na mukha mo, hayop ka. Halika dito. Matapos lahat ng ginawa namin sa'yo, ito pa ang isusukli mo. Pati tatay ko, inunteriya mong pokpok ka. Hayop ka. Tignan ko lang kung hindi ka magtanda sa gagawin ko sa'yo. Ah, aray ko Ate Les. Parang awa mo na Ate Les, nasasaktan ako. Patawarin niyo na ako, aray ko. Walang kapatawaran ang ginawa mong malandi ka. Matitikman mo ngayon ang galit ko. Ako ang gaganti para sa panluloko mo sa nanay ko at kapatid ko. Halos lahat ng tao sa paligid ay nakatingin sa kanila. Isang napakalaking gulo ang nagaganap na magbabago ng kanilang buhay at sa mismong burol pa ni Aling Nida ito nangyari. Walang nagawa at nagmukhang kaawa-awa ang sinapin ni Colleen sa kamay ni Sandro at sa hipag nito na si Les. Kinaladkad nito si Colleen habang hawak ang buhok nito at kinaladkad hanggang sa kalye at tinulak sa semento. Diyan ka nararapat, ang mga kagaya mong malandi at kabit sa putikan na babagay. Lumayas ka at hindi ka na maaaring tumapak pa dito. Wala kang dadalhin kahit isa kung paanong wala kang dala nung dumating ka sa bahay namin. Ate, maawa ka sa akin, ang mga anak ko. Hindi mo makukuha si Charlie. At saka pwede ba, tigilan mo ang pagtawag sa akin ng ate. Malandi ka kahit kailan, hindi kita ituturing na hipag ko. Paano mo nagawain ha? Paano mo nagawa sa tatay namin? And yet lolokohin mo ang sarili mong asawa? At ang nanay namin, mga hayop kayo, binaboy nyo kaming lahat. Dito na dumating si Aling Evelyn at dali-daling bumaba sa tricycle. Na makita ang anak nito na si Colleen na halos wasak ang damit at gulo ang mga buhok at halos maga ang pisngi na nakasalampak sa kalye. Anak, anak! Anong nangyari sa'yo? Hoy babae! Hayop ka? Anong ginawa mo sa anak ko? Yung anak nyo, inakit at nagpapuntis lang naman siya sa biyanan niya. Yung malandi niyong anak. Tinraidor at pinendeho niya ang kapatid ko. Ano? Halos mangilabot si Aling Evelyn sa kanyang mga natuklasan matapos sabihin ni Les ang katotohanan. Colleen, totoo ba yan? Totoo ba ang sinabi ng babae na yan sa'yo? Anak, magsalita ka. Patawarin niyo ako, inay. Patawarin niyo akong lahat. Yun na lang ang tanging naging sagot ni Colleen sa kanyang ina. Na agad nagbago at biglang bumuhos ang luha ni Aling Evelyn. Walang hiya ka? Bakit? Bakit mo nagawa ito? Sumagot ka. Malandi ka? Hindi kita pinalaki para lang maging kabit. At hindi lang yan. Bakit sa lahat? Bakit sa tatay pa ng asawa mo? Hayop ka? Anong kahiyan nito? Saan ako nagkulang sa'yo anak? Sa pangaral at pagpapalaki sa'yo? Bakit mo nagawa ito? Halos umagos ang mga luha ni Aling Evelyn matapos ang katotohanan ni Colleen na siya ay nakipagrelasyon at nagpabuntis pa kay Mangkaloy. Habang sa loob naman ng bahay, ang mga eksena ay patuloy sa kaguluhan. Dumating na si Lola Goria, ang ina ni Mangkaloy, at agad itinatayo ang nakasalampak sa sahig na anak. Bakit mo nagawa ito anak? Bakit mo nagawang traidorin ang sarili mo pang anak? At si Nida sa harap ng kanyang kabaong? Nagawa ito? Patuloy si Lola Goria sa pag-iiyak. Hayop kayo? Masahol pa kayo sa mga hayop? Paano niya nagawang lokohin kaming lahat? Paano niya nagawang pagtaksila ng nanay at ang kuya? Napakawalang hiya niyo. Galit na galit at halos gusto na ring sapakin ni Gian ang ama na nakaumang na ang mga kamao. Habang si Marinel naman ay patuloy sa pag-iiyak at inaawat ang kanyang kuya Sandro. Kuya, tama na. Para na lang kay nanay. Pakiusap, huwag mo na sugudin ang tatay. Hayop ka? Mula ngayon, hindi ka na namin ama. Mula ngayon, kalimutan mo na na anak mo ako. Anong kasalanan ko sa'yo ha? Naging mabuting anak ako sa'yo? Katapos aahasin niyo lang ako. Sa lahat ng babae, bakit asawa ko pa? Pinendeho niyo ako. Pinendeho niyo ako. Walang kapatawaran ang ginawa mo sa akin. Ang ginawa mong panluloko kay nanay. Lumayas ka.
Lumayas na kayo at baka mapatay ko pa kayo. Secret XPG. Patawarin mo ako anak. Patawarin niyo ako mga anak. Patuloy sa pagtangis si Mang Kaloy habang nakaupo sa semento. Kapal ng mukha niyo? Sa tingin mo may kapatawaran pa ang ginawa niyo sa akin? Hayop kayo? Mabilis na tumakbo si Sandro dahil sa bilis ay hindi na nakaawat si Gian at Marinel. At muli lumapat ang mga kamao ni Sandro sa mukha ni Mang Kaloy. Inundayan niya ito ng malakas na suntok sa mukha. Sandro, utang na loob. Tama na, tumigil ka na apo ko. Tama na, nakikiusap ako sa'yo. Si Aling Gorya habang nakayakap kay Sandro at nagmamakaawa sa apo na huwag na sumugod sa ama. Kulang pa yan sa'yo, animal ka. Dinuro-duro ni Sandro ang ama. Magpasalamat kayo at kaya ko pang magtimpi. Magpasalamat ka kung hindi dahil sa lola. Babasagin ko talaga ang mukha mong matanda ka. Lumayas ka na at huwag na huwag ka nang makalapit sa kabaong ng nanay ko. Mula ngayon hindi na kita ama. Matinding hinagpis ang nararamdaman ni Sandro. Halos pumatak nang walang katapusan ang kanyang mga luha sa tindi ng sakit na kanyang nararamdaman. Ang pagkawala ng kanyang ina at pagkatapos mas matindi pa palang sakit na halos kulang na lang ay magpakamatay siya sa dobleng pasakit na nararamdaman niya. Matapos niyang matuklasan na ang kanyang ama na si Mang Kaloy at ang asawang si Colleen ay may lihim na relasyon at ilang beses na siyang iniputan sa ulo at nagbunga pa ng isang bata ang pagtataksil na iyon. Ano na ang mangyayari sa kanilang mga buhay na ang dating masaya at nagmamahalang pamilya ay winasak ng isang pagtataksil? Ano ang naghihintay sa buhay nilang lahat? Sa buhay ni Mang Kaloy, Colleen at Sandro. Mag-subscribe sa Secret XPG.